Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lamang pong ipagbigay kaalaman ang kahulugan ng panaginip, pamahiin, at mga kwentong kababalagan ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang espiritual na aspeto ng buhay. Ito ay akin maingat na pinag-aralan at sinaliksik para mabigyang kasagutan ang kahulugan ng inyong mga panaginip. Marami sa atin ang nananaginip. Ito ay totoong naganap na sa hinaharap. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala. Ito ay gabay lamang sa mga taong naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga panaginip. Maraming salamat po. Ritual sa kandila. Mga kandila. Ang mga kandila ay palaging magagamit para sa isang mangkukulam sa bukid bilang isang patakaran. Mayroon isang dissenting supply ng mga ito sa pugad ng mangkukulam. Magkakaroon ng parehong para sa mabilis na pera at para sa katuparan ng mga pagnanasa. At ibalik ang isang mahal sa buhay at isang kaaway upang huminahon. Pati na rin ayusin ang pag-iibigan o isang gabi ng spa. Ang pangunahing bagay ay hindi malilito. Kaya't pag-usapan natin ang tungkol sa mahika ng kandila. Ang pinakasimple at pinaka na-access ng mahika ng ritual. Ano ang candle magic? Lahat tayo ay nag-wish kahit isang beses sa ating buhay at hinipan ang apoy ng kandila sa cake sa ating kaarawan. Maaari kang mabigla, ngunit ang tradisyong ito ay walang iba kundi ang mahika ng kandila. Ang mga ritual kung saan tulad ng nakikita mo ay naging mga tradisyon. Ito ay isang simpleng ritual para sa pagtupad ng isang hiling, isang tunay na nasa kanya ang lahat ng kinakailangan bahagi ng ritual. Ang pagbuo ng intensyon, konsentrasyon, pagpapalabas ng intensyon. Pag-uusapan natin ang higit pa tungkol sa pagpapaalam sa ibaba. Ngunit sa ngayon ay isang pares na mga salita tungkol sa mahika ng kandila. Ang mga may kulay na kandila para sa magic ay ginagamit sa lahat ng dako. Ngunit hindi lahat ng magic na nilikha sa tulong ng mga kandila ay eksaktong kandila ng magic. Ilagay natin ito sa ganitong paraan. Ang magic ng kandila ay kapag nagsasagawa ka ng mahiwagang epekto sa tulong ng mga kandila nang hindi gumagamit ng iba pang mga bagay o ginagamit ang mga ito ng kaunti. Halimbawa, kung magbubuhos ka ng 12 barya na may wax sa isang ritual para sa kayamanan. Ito ay magic ng kandila. At kung magsisimula kang magsalita ng mga barya sa pamamagitan ng liwanag ng kandila at pagkatapos ay ibaon ang mga ito sa pintuan, hindi ito magic ng kandila. Anong uri ng mga kandila ang ginagamit sa mahika ng kandila? Iba-iba ang mga kandila. Paano ito magkakamali sa pagpili? Lalo na kung ito ay kasing laki ng sa atin sa witch happiness. Sabihin natin ng kaunti tungkol sa lahat ng uri ng kandila. Ang mga kandila ay ginagamit sa mahika
sa iba't ibang mga ritual at seremonyas na gawain. Sa kasong ito, ang kanilang lilim ay gumaganap ng isang makabuluhang papel dahil ang resulta ng mystical action ay depende sa halaga ng kulay ng kandila. Sa makatuwid, kung handa ka ng mag-conjure, ipinapayo namin sa inyo na mag-ingat na basahin ang material na ito. Hindi mo kailangan ng anuman espesyal na pagsasanay upang makabisado ang mahika ng mga kandila. Ito ay magagamit sa halos lahat. Ang pangunahing tampok ng gayong mahika ay para sa seremonya. Kakailanganin mong mag-stack ng ilang kandila, pati na rin magkaroon ng dalisay na pag-iisip at walang limitasyon pananampalataya sa isang positibong resulta. Sa kabutihan palad, ngayon ang mga tindahan ay napakarami. Malawak na pagpipilian mga produktong kandila. Sa pangkalahatan, kung anong uri ng kandila ang makukuha mo, ang karaniwan na ginagamit natin kung ang mga ilaw ay nakapatay o binili sa isang esoteric na tindahan ay hindi mahalaga. Ngunit, ito ay kinakailangan na ang kandila ay bago. Pagkatapos ng lahat, kung ito ay naiilawan na, kahit na sa isang maikling panahon. Pagkatapos, ay pinamamahalaan mapunan ng isang tiyak na halaga ng impormasyon at maaari nitong pabayaan ang buong epekto ng seremonya. Bilang karagdagan, ang mga kandila na ginamit kanina ay nagbibigay ng vibrational currents sa cosmos at hindi na makakatulong sa iyo sa pagtupad ng iyong mga hinahagan. Isang mahalagang nuance ang magic ng mga kandila ay gagana lamang kung ang seremonya ay ganap na transparent at malinis. Sa pangkalahatan, perpekto ang paggawa ng mga kandila para sa isang magic ceremony gamit ang iyong sariling mga kamay. Mga kandilang sariling gawa na puno ng lakas ng lumikha sa kanila at nakakatulong ito sa paglikha ng mga tunay na himala. Sa makatuwid, kung meron kang mga gawa ng isang iskultor, siguraduhin gamitin ito at maghulma ng ilang mga kandila gamit ang iyong sariling mga kamay. Salamat sa mga ito. Magagawa mong makaakit ng napakalakas na daloy ng enerhiya na magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na ganap na anumang pangarap ay maaaring matupad. Ang lilim ng mga ritual na kandila ay napakahalaga din. Ang bawat isa sa mga shade ay magkakaiba, iba't ibang katangian. Sa makatuwid, kapag pumipili ng mga kandila para sa seremonya, siguraduhin isaalang-alang ang layunin kung saan kailangan mo ang mga ito at kung anong mga kaganapan ang pinapangarap mong maakit sa iyong buhay. Bakit kailangan bigyan pansin ang kulay ng kandila? Ang lilim ng kandila ay dapat piliin batay sa mga detalye na nakaplanong seremonya. Nakakaakit ng mga partikular na kulay, ibang mga klaseng enerhiya. Kaya, maaring mapahusay at mabawasan ng kulay ang epekto ng ritual na ginagawa. At upang hindi magkamali, kailangan mong maging pamilyar sa kahulugan at katangian ng bawat isa sa mga kulay sa magic ng mga kandila. Ang mahika ng mga kandila, mga katangian ng mga bulaklak,
kasama ang kanilang mga katangian. Isaalang-alang kung anong layunin ang kailangan mong gumamit ng kandila na isang kulay o iba pa. Puti, nauugnay sa paglilinis, kalusugan, kaluluwa, katotohanan, banal na kapangyarihan, kapayapaan, at katahimikan. Maaari mong sindihan ito sa mga nakasanayan, sa pagninilay, at sa panahon ng panalangin. Ginagamit din kapag nagtatrabaho sa ikapito na sentro ng enerhiya. Ang mga puting kandila ay ginagamit din bilang mga kandila ng altar. Ruby o pula. Ang lilim na ito ay karaniwang ginagamit sa mahilig mag-magic. Tumutulong na maimpluwensyahan ang damdamin ng mga tao. Parehong positibo at negatibo. Nangangahulugan ito na ang paggamit ng isang kandila ng kulay na ito, maaari mong kapwa pukawin ang isang pakiramdam ng pag-ibig at galit, puot at panidibukho. Pula ay may malawak na hanay na mga epekto. Sa tulong ng pulang kandila, maakit mo talaga ang pag-ibig at simbolo ng damdamin sa buhay ng isang tao. Nakakatulong din ito sa pagpapanumbalik ng kalusugan at nagbibigay ng pisikal na lakas. Ang pula ay nauugnay sa elemento ng apoy at maaaring magamit upang matulungan ang isang tao na makamit ang kanilang mga layunin. Halimbawa, sumulong sa isang karera, tumutugma. Ang isang pink na kandila ay isang simbolo ng pagkababae, pagiging kaakit-akit, romantiko at pagsasama. Ang isang pink na kandila ay makakatulong sa pag-akit ng malambot at dalisay na pag-ibig at makakatulong din sa pagbuo ng isang seryosong relasyon kung nagdurusa ka sa pagdududa sa sarili. Orange na kandila. Tumutulong upang makontrol ang sitwasyon at baguhin ito. Nauugnay sa lakas, kaakit-akit, kapangyarihan. Gayun din ang spectrum ng pagkilos ng isang kandila ay lahat ng bagay na may kaugnayan sa buhay sex at lahat ng bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa isang tao. Ang orange ay nauugnay sa pangalawang chakra. Dilaw na kandila. Sa tulong nito, maaari mong dagdagan ang malikhaing enerhiya, imahinasyon, pati na rin punan ang isang tao ng sigla at aktibidad. Tumutugma sa kagalakan at kaakit-akit. Pinatataas ang asimilasyon ng impormasyon. Nagpapabuti ng memorya. Mabuting gumamit ng dilaw na kandila sa paghuhula. Sa tulong nito, mas mahusay kang tumutok sa isang bagay, lalo ang iyong imahinasyon. Banayad na kayumangging kandila, ginagamit sa pera, magic, salamat dito. Makakatanggap ka ng mga benepisyo at benepisyo sa pananalapi. Brown, nagpapahintulot sa iyo na matagumpay na malutas ang mga kaso sa korte at nagpapagaling din ng mga alagang hayop. Gayun din, gamit ang isang brown na kandila, maaari kang maghanap ng nawawalang gamit. Olive, umaakit ng pera, good luck sa pagsusugal, negosyo, promising na trabaho. Ang pagkakaiba sa pagitan ng olive at berde ay ang dating ay may mas banayad at mas matagal na epekto. Green light, makakaakit din ng swerte sa pagsusugal, negosyo, magaling, magandang ani. Pakulay berde,
nauugnay sa pagkakaisa, pagpapabata, pagpapagaling ng physical na shell, kasal, aura, may koneksyon sa ikaapat na sentro ng enerhiya. Si Green Candle, nakakatulong upang pagalingin ang emosyonal, kaginhawaan, pinoprotektahan. Asul, nauugnay sa espiritualidad, pagmumuni-muni, panalangin, kapayapaan, katahimikan, at proteksyon sa tahanan. Tumutulong upang makapasa sa mga pagsusulit. Ang kulay asul ay nauugnay sa ikalimang chakra. Asul na kandila. Ipinapakita sa paggamit ng mga ritual na nagbibigay sa isang tao ng karunungan at proteksyon sa mga nakasanayan sa pagninilay. Nagtataguyot ng pagpapagaling, nagpapabuti ng kagalingan, nagpapakita ng espiritual na potensyal, pinupuno ng inspirasyon. Makakatulong ito upang makamit ang kapayapaan at pagkakaisa sa tahanan. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng timbang. Madilim na asul. Maaring gamitin kapag bumaling sila sa liwanag na puwersa para sa tulong. Ang madilim na asul na kandila ay makakatulong sa mga bali. Mapabuti ang proseso ng pagsasanib ng buto. Lila na kandila. Makakatulong sa pagsasabi ng kapalaran. Gayun din ang isang lilang kandila ay maaaring sindihan kapag ang mga spiritual na kontak ay ginagawa. Ito ay konektado sa ikapitong sentro ng enerhiya. Lilang kandila. Ang magenta ay isang mataas na spiritual na kulay. Ito ay ginagamit kapag ang mga spells ay inalis, ang mga dark forces ay pinatalsik, pati na rin kapag ang mga malubhang sakit ay ginagamot. Ang lilim ay makakatulong. Pakikipag-ugnayan sa ibang mundo bilang karagdagan, ito ay nauugnay sa kapangyarihan, dominasyon, pamamahala, kontrol. Gray na kandila, nag-aambag sa banayad na pagpapatalsik na madilim na puwersa, matagumpay na nakayanan sa iba't ibang mga negatibong epekto. May dala rin kandilang kulay abo, maaaring gamitin sa proseso ng pag-iisip tungkol sa mga kwalipikadong problema. Siya ay nauugnay sa alindog. Itim na kandila. Ito ay madalas na ginagamit kapag ito ay kinakailangan upang sumipsip at sirain ang negatibong enerhiya. Siya ay nagbubuklod sa mga masasamang puwersa at nagproprotekta. Makakatulong ito na mapuksa ang masamang mata at pinsala. Kadalasan, ang mga itim na kandila ay ginagamit bilang mga altar kasama ang mga puti upang gawin normal ang balanse ng enerhiya.